Okay? So natapos po tayo dun sa ating last topic regarding po sa introductory part ng tinatawag po nating mitigating circumstance in relation po sa ating aggravating circumstance. Pagdating po doon sa ating kinds na ordinary and privileged mitigating. So kung di po ako nagkakamali, yung comparison po ng dalawang klase ng aggravating regarding qualifying and generic, pati po dun sa dalawang klase din po ng mitigating regarding ordinary and privileged mitigating, dun po tayo natapos. Tama po ba? So, simulan din po natin doon. Okay? So, pag-usapan po natin yung mga klase po ng ating mitigating circumstances. Okay? So, klaro po ba yung aking dating sa inyo? Okay, so simulan po natin sa tinatawag po nating mitigating circumstances. So ngayon, kapag sinabi po nating mitigating circumstances, syempre, siya po ang effect. Ang effect po ng ating mitigating circumstances ay pagbaba po ng ating criminal liability. If these circumstances are present in the commission of the crime, they do not entirely free the accused or free the actor from criminal liability. So ano po mangyayari dyan? Hindi naman talaga magkakaroon ng magiging acquitted yung ating accused. Kasi bakit nga po? Kasi tatandaan natin kapag mitigating circumstance, meron po dyang criminal, there is the presence of criminal, there is also the presence of civil liability. But these mitigating circumstances only serve, okay? But they serve to reduce. They serve to reduce the penalty. They serve to reduce the penalty. Okay? They serve to reduce the penalty. Okay? So alam natin last time na kapag sinabi nating mitigating circumstances, makikita natin yan sa Article 13. At kapag hindi naman natin nakita sa Article 13, tinatawag natin siya bilang ano po? Bilang attenuating circumstances or yung tinatawag po nating special mitigating circumstances. Special mitigating circumstances. So ano nga po ulit ang effect kapag ang pinag-uusapan natin ay mitigating circumstances na ordinary. So tatandaan mo, ang pagbaba niya is into the minimum period. At kapag sinabi naman po nating mitigating circumstance, napapatak sa tinatawag po nating privilege mitigating circumstance, ang pagbaba po or the penalty will be lowered by 1 or 2 degrees. Depende po sa discretion ng ating court. Okay? So by degree. Okay? By degree. So sir, ano po ba yung mga klase ngayon or mga examples ng tinatawag po nating mitigating circumstances under Article 13? So nandyan po yung tinatawag nating number 1, which is the incomplete justifying. Incomplete justifying or incomplete exempting circumstances. Incomplete justifying or incomplete exempting circumstances. Okay, sir, ano pong example ng incomplete justifying circumstance? Yung regarding po sa ating ano? Yung regarding po sa ating mga defenses. Okay, so natatandaan po ba yung requirements ng ating mga defense of relative, defense of stranger, at saka po yung ating self-defense? So, nare-recall yung pinag-usapan natin last time doon. Diba sabi natin, tandaan mo yung number na equivalent doon. Ano nga po yung number? Number 1 is unlawful aggression. Number 2 is reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the aggression. At saan nga po sila nagkakaiba-iba dun sa pangatlong requirement. Okay? So nasabi na po natin yan, di ba? Kapag present, yung tatlo, papasok siya sa tinatawag nating justifying circumstance. Pero kapag present ay 1, 2, 1, 3, papasok lamang yan sa tinatawag po nating privileged mitigating circumstance. Next,
kapag present lamang po ay number one, saan po ang pasok niya? Sa tinatawag po nating ordinary mitigating circumstance. Okay? Eh sir, kapag pumasok nga po siya sa numbers 2 and 3 na requirement, meron po ba siyang effect, whether justifying or mitigating circumstance? Wala po. Okay? Next, yung tinatawag din po nating incomplete na exempting regarding po sa tinatawag nating minority. Okay? Eh sir, bakit po? Number 2 pala, yung tinatawag nating minority. Isang klase din po ng mitigating circumstance. Bakit nakasama dito yung minority? Kasi last time, meron tayong pinag-usapan regarding minority na ano nga po yung specific age? Ano nga po yung specific age? Pag sinabi natin specific age ng minority, lagi syempre yung ano, below 18. Eh sir, dahil gusto natin yung ipasok sa tinatawag po nating mitigating circumstance, makikita natin na meron siyang katandem, di ba? Above 15 hanggang below 18. At para maging privileged mitigating circumstance po yan, kailangan kasama niya yung tinatawag nating the child acted with discernment. Okay? The child acted with discernment. Okay? So the child acted with discernment, ang effect po niya ay isang klase ng privileged mitigating circumstance. Okay? Sir, ano pa po yung mga kasama po ng tinatawag nating mitigating circumstances? Nandyan po yung ating nandyan po yung tinatawag nating number 3, and that is the so-called, pinag-usapan na rin natin ito last time, regarding po sa relation niya sa ating proximate cause. Isa sa mga klase po ng proximate causes ay yung ating praetor intentionem. Okay? Praetor intentionem. Ano nga po ang ibig sabihin niya? Literal translation ng ating praetor intentionem. The accused has no intention to commit so grave a wrong. There is no intention for the accused to commit a severe wrong. Okay? Pero meron po ba siyang intent to commit a crime? Meron. Pero yun nga lang po, hindi siya malala. Okay? Hindi siya malala. Bakit nga po? Di ba in relation yan sa ating praetor intentionem, yung ating proximate cause? Sir, iba yung aking iniisip. Yung aking iniisip, pwedeng simpleng krimen lamang. Pero sir, nung nangyari yung act, nung nangyari yung overt act, sir, iba po yung na-produce mas malalang crime. Okay? So tatandaan natin, sir, kasama po ang praetor intentionem sa tinatawag po natin mitigating circumstance. Okay? Sir, ano po yung pang-apat? Yung pang-apat, i-discuss po natin kasama ng numbers 5 and 6. So sa pag sinabi po natin number 4, dyan mo ilagay yung number 4 is the so-called sufficient provocation. Sufficient provocation. Number 5, dyan mo po ilagay yung tinatawag po nating vindication of a grave offense. Vindication of a grave offense. And number 6, dyan mo po ilagay yung tinatawag nating passion or obfuscation. Passion or obfuscation. Mga ma'am at sir, itong tatlong ito sir, ma'am, halos iisa po ang ibig sabihin. At kapag sinabi nating halos iisang ibig sabihin, sir, halos pare-pareho po sila. Okay? Yun nga lang, nagkakaiba-iba po sila sa presence or yung time frame kung saan po sila present. Okay? So isa-isahin po natin. Sir, ito pong sufficient provocation. Kapag i-define mo po yung word na provocation, alalahanin mo po yung meaning ng provocation niya under sa ating self-defense, sa ating self-defense, kung saan na-define po natin yan bilang ano po? Isang unjust, isang improper conduct or act which is capable of inciting, exciting, or irritating another person. So kung ano man yung ibig sabihin natin dun sa ating self-defense regarding provocation, ganun din po ang ibig sabihin dito. Eh sir, paano po nagkaiba yung sufficient provocation bilang mitigating circumstance
and yung lack of sufficient provocation bilang justifying circumstance under po ng self-defense. So, aalalahanin mo ulit, lagi mong i-coconnect. Sir, kapag sinabi natin sa self-defense, kailangan yung taong nagtatanggol, kailangan yung taong gumagawa ng defense, hindi po siya dapat ang nauna. Hindi po siya dapat ang merong sufficient provocation. Okay? Eh sir, paano naman po dito sa tinatawag nating sufficient provocation on the part of the person na biktima? Sir, dahil wala, okay, dahil wala, na dahil absent ito doon sa aggressor, sir, sino po ang nag-umpisa? This time, ang nag-umpisa po nito ay yung biktima. Okay? Sir, kaya nasaktan yung biktima, bakit? Kasi po siya yung nag-umpisa. Kaya po nasaktan yung biktima kasi siya po yung nagsimula. Nagsimula ng kahit anong act or conduct na on the part of the aggressor, sir, siya po ay ano, pwedeng mag-react. So halimbawa, sir, sinampal mo ako, malamang sa malamang, pwede rin kitang sampalin. Pero ang tanong, sir, does it sufficient para mag-arise yung tinatawag nating self-defense? Hindi po. So definitely, sir, pwede mo pa rin akong ereklamo. Eh ang tanong, sir, anong pwedeng sabihin ko para hindi completely ma-impose yung buong penalty ng batas? Sasabihin ko syempre, ginawa ko nga po yung pagsampal sa kanya. Pero hindi dapat po full ang penalty na ibibigay sa akin because yung biktima ang nauna. On his part, there is the so-called sufficient provocation or there is sufficient threat on the part of the offended party. So tatandaan mo, kapag mitigating circumstance, there is sufficient provocation on the part of the victim. Pero kapag naman under ng self-defense, there is lack, there is absence, there is no sufficient provocation on the part of the person making the defense. Okay? So ngayon, sir, ang description po na ginamit ng ating revised penal code, it must be sufficient. Para pagbigyan ka, again, na pababain ang criminal liability mo bilang mitigating circumstance yan, kailangan enough yung ginawang provocation ng iyong biktima. Eh sir, again, paano kung hindi po enough yung ginawa niyang provocation? Pwede ko po bang gamitin yan para mitigating circumstance po? Hindi rin. Kasi again, sufficient means enough, adequate. Sapat ba yung ginawa niyang pang-aasar? Sapat ba yung ginawa niyang pang-iinis? Sapat ba yung ginawa niyang provocation para bigyan mo siya ng injury? Kasi kung hindi, hindi po siya pwedeng makonsider bilang isang mitigating circumstance. Okay? So ngayon, sir, number one requirement ng number four is kailangan sufficient. Okay. Letter B. Eh sir, ano naman po yung kasunod? Sabi nga natin, it must originate from the offended party. Kailangan sino po ang nag-umpisa? Yung iyong biktima. Okay? Sir, kailangan ang mag-umpisa po niyan ay yung biktima mo. Number three, or letter C, okay? The provocation must be immediate to the act. The provocation must be immediate to the act. Must be immediate to the